Hello guys, this is Ellie and you're watching the Ellie Jens Vlog. Tuturuan ko po kayo mag-edit ng basic sa Kinemaster. Ito ay para sa mga gusto matutong mag-edit gamit lang ang kanilang mga mobile. Ang Kinemaster ay isa sa mga pinakamagandang application pagdating sa video editing. Itong apps na ito ay magandang panimula para sa mga small YouTuber o yung mga nagbabalak pasukin ng YouTube world. Kung wala kang laptop at application na pang-professional editing, isa ang Kinemaster sa mga application para makagawa ng mga dekalidad na video. So ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng intro katulad nito para ilagay natin siya sa ating vlog. At para sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at click na rin yung bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ang una po muna natin gagawin is i-download po muna natin yung Kinemaster sa Play Store. And then magsisimula na tayo. Let's go! Ayun po, after po natin ma-download yung Kinemaster sa Play Store, magkakaroon po siya ng logo na letter K and then meron po siyang limang dot. So, ito po yung logo niya. So, i-click lang po natin yan. And then, mapupunta po tayo sa kanyang unang page. Ayan po. Ito yung Kinemaster Credit Edit and Share. So, meron dito mapapansin nyo, meron siyang tatlong bilog na kulay red. Meron siyang ito po yung para pag pinindot nyo po ito, mapupunta kayo sa asset store ng Kinemaster. Yan po, pwede kayong mag-avail, pwede po kayong bumili sa kanila. So, i-close po natin yon. And then, the second one, yung ito po is YouTube ng Kinemaster. So, mapupunta po kayo sa Kinemaster ng YouTube. Yan kung paano po mag-edit. So, back po lang natin yan. And then, the last one, ito po yung bilog na ito, yung malaki may, at may plus sign po siya. Yan po, dyan po tayo pupunta at mag-create po tayo ng project. So, click po natin yan. And then, pag-click po natin yan, mapupunta po tayo sa select aspect ratio ng project. So, mamimili po tayo. Meron silang 16:9 at meron din na 9:16 at 1:1. So, yung 16:9, ito yung mga horizontal na kuha, yung nakahiga. And then, yung 9:16, ito yung naka-vertical, yung nakatayo na mga kuha. And then, yung 1:1 sa cellphone, pag-click mo yung 1:1, magiging square type po yung inyong videos. So, syempre, gagawa tayo ng intro sa ating vlog. So, ang pipiliin natin dapat is 16:9. So, nandito na tayo sa front ng ating project kung saan gagawa tayo ng video editing. So, dito meron siyang mga button, meron siyang media, meron siyang layer, and then voice, and then audio. Ngayon, maglalagay tayo ng file video. So, pipili po tayo, i-click lang natin tong media. Ayan. And then, kapag na-click na natin yung media, syempre, hanapin natin yung gusto nating i-edit. Gawa tayo ng intro, kailangan meron na tayong background intro. So, meron na ako na-download sa YouTube na background intro. Eto. Background intro. So, may napili na ako na background intro. Eto. Ayan. I-click lang natin yan and then click check. Ito po, i-click po natin itong check. Ayan. So, itong background intro na to, ayan, simple lang ito, simple lang. So, yan ang ating magiging background intro. Okay, ang gagawin natin next is yung paglalagay ng feature. Ayan, so mamimili tayo sa layer kasi ito na yung ating first layer. Itong background intro natin, ito yung magiging first layer natin. Ngayon, gagawa tayo ng second layer. Kapag maglalagay po tayo ng feature, ang pipindutin po natin is yung second layer, which is ito. Ngayon, dito na tayo kukuha ng feature. Hindi na dun sa media, dito na sa layer. Kasi, kailangan nasa baba siya ng first layer. So, i-click lang po natin yung layer. Dito sa layer,
Dito sa layer, meron siyang limang button. Merong media, may effects, may overlay, may text, and may handwriting. So ngayon, maglalagay tayo ng photo. Dapat i-click po natin yung media. Yan. So mamimili tayo ng photo. Halimbawa, itong photo ko. Ayan. So ito, ayan, and then, pag napili nyo na yung photo, i-check nyo lang dito. Ito po yung check button, i-check nyo lang yan. And then, so meron na tayong first photo. So ngayon, i-adjust lang natin yung photo. Ayan, paliitin natin, isakto po natin siya dun sa doon sa paglabas ng square. Ayan. So, ilalagay lang po natin siya doon sa likod. So, ayan. Okay. Ngayon, ang gagawin po natin, is lalagyan natin siya ng in animation, kung paano siya pumasok. So, dito makikita nyo yung in animation. Pag kilig nyo po yung picture na to, magkakaroon siya rito ng mga button sa right side niya. Meron siyang scissor, and then meron siyang zoom, and then ito yung naka-flip. Okay? So sa baba niyan, magkakaroon siya ng in, overall animation, out animation, crop. Okay? So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng in kung paano siya pumasok. So i-click lang po natin yung in animation. Mamimili po tayo dito kung ano yung maganda. So, pwedeng pop, might fade, ayan, meron ding slide, and then so on. So, ang gagawin lang natin, syempre, simple lang, pwede na yung pop. Ayan. Okay? Then, dito sa baba niya, ito yung, halimbawa, kung gano'n siya kabilis, gano'n siya kabagal, ayan, 0.05. So, syempre, ano lang, yung tama lang, gitna lang natin siya. Yan, pwede na yan. Yan nasa gitna. 0.5. So, dito siya. Okay? And then, kapag okay na sa atin yan, i-back lang natin sa in animation. Click lang uli natin yung in animation at babalik siya dito sa format na to. Okay? And then, after that, out animation. Kung gusto nyo maglagay ng overall animation, pwede rin. Pwedeng nag-blink siya. Pwedeng nag-flicker. Pwedeng nagpa-pulse. Ayan, marami pa diyang iba. Ayan, may ring, may floating, may drifting, squishing. Ayan, diyan yan sa overall animation makikita. Pero, sa akin ayoko yung mayroong animation. So, dito na tayo sa out animation. Ayan, i-click lang natin yung out animation, tapos magkakaroon uli siya ng mga choices. Pwedeng fade, pwedeng right, slide left, slide up, and then madami pang iba. Ayan, pero ito, ang kalimitang pinipili ko is diverge. Ayan, parang medyo cool yung ano niya, yung exit niya. So, back. Then kapag okay na, kapag nakapili ka na, i-check mo lang ito, ayan, para okay na yung unang photo. And then, so, i-try lang natin. Ayan. So, kailangan medyo wala siya dito. Ang gagawin natin, okay, medyo liitan natin siya. And then, para mag-adjust dito, ang gagawin natin, itong kulay dilaw na to, kapag, itong picture na to, kapag magkakaroon siya ng mga dots sa gilid. So, yung mga dots sa gilid, yun ang ipupush mo. Ang ipupush natin pag gitna. I-click natin siya and then push. Ayan. Para hanggang dito siya sa portion na to. Then, click or check lang ulit. Ayun. Isasabay natin yung picture dito sa animation ng background natin. Sa pagkawala. Testing natin. Ayun, oh, diba medyo okay yung ano niya.
And then second, kung gusto mo magdagdag ng isa pang feature, kailangan dito sa pagkawala ng first picture mo, ilagay mo na yung second picture mo. Ngayon punta ka ulit ng layer. Click mo na uli yan and then media. And then kuha ka ulit ng picture. Ayan. So ito sa tingin ko, ayan. And then adjust lang natin. Okay? And then adjust lang ulit natin yung picture kung hanggang saan. Ayan. Pwede mong lakihan. So depende sa iyo kung gaano kalaki yung gusto mong gawing picture. So sa tingin ko akin okay lang, maliit lang. And then lagyan ulit natin siya ng animation kung paano pumasok at paano lumabas. So pag kinlik mo yung picture na yan, ayan, lalabas uli itong mga option dito sa gilid, sa right side niya. And then lalagyan natin ng in animation ulit. Click natin yung in animation. So mamimili uli tayo, fade, right, left, up, down. Ayan, pwedeng nag-round. Pwedeng drop, scale up. Ayun, medyo okay yung scale up. So i-click natin yung scale up, back uli natin yung in animation. So ngayon mamimili tayo ng out animation niya, out animation. So pwedeng tweak, right side, slide up. Ayan, mamili lang kayo dito sa mga out animation niya. Pwedeng diverse. Pero ito pwede nating wipe out. Ayun, itong scale up ang napili ko. So, i-back lang natin yan and then check. Ngayon, meron na tayong dalawang picture na nailagay. So, i-try po natin. So, ayun. So, ito, yung picture na to, medyo i-adjust lang natin ng konti sa taas kasi nakikita yung square background niya. Ayan. So, ganun lang siguro kalaki. Ayan. So, ito siguro, ang in animation natin is, pwede na yun. So, ito medyo yung lakihan natin ng konti. Ayan. Then, check lang ulit natin yan. Then, testing natin. Ayun, di ba? Medyo simple lang yung intro. Pero, ayos lang. Medyo mataas ito. Ibaba natin. Ayan. And then, check. Then, ayan. So, kung maglalagay, meron pa tayong logo, pwede nating ilagay yung logo dito sa last portion niya. So, i-click lang uli natin layer, media, and then, kung meron na kayong logo, ilagyan nyo ng logo. Ayan, lalagyan ko siya ng logo. And then, so itong logo na ilalagay ko, meron na kasi itong green screen. So, ito, dagdag na rin to dito sa vlog. So, para matanggal yung green screen, kapag meron kayong mga format na may green screen, para matanggal po yan, pindutin nyo lang dito sa right side button, magkakaroon siya ng format na chroma key. Ayan, dito sa right side niya, magkakaroon siya ng chroma key. So, pipindutin mo lang yung chroma key, and then, enable. So, ayun, mawawala na yung green screen niya. So, ganun pagganahin yung chroma key sa KineMaster. So, ayan. Sa susunod, susubukan nating ituro kung paano maglagay ng green screen sa isang project. Okay. And then, kapag okay na yan, i-check mo na lang ulit. And then, meron ka ng logo. And then, dito, i-cut lang natin siya. So, yung pag-cut, guys, i-click nyo lang yung file. And then, magkakaroon dito, etong scissor na to, i-click nyo lang yung scissor,
click. And then magkakaroon siya ng trim, split. Ayan, ito po yung magiging format niya sa baba. So ngayon, kung gusto mo siyang i-cut, trim to left of playhead, ang matatanggal sa kanya is yung left side. Left side yung matatanggal. Ngayon, kapag kinlik mo naman yung trim of right of playhead, ang matatanggal sa kanya is your right. So, ang pipiliin po natin ngayon is trim to right of playhead kasi yan, masyadong mahaba. So, ito, tatanggalin natin siya. So, ayun, ang natanggal is yung right side. Okay? Napansin nyo dito na wala yung right side niya. Okay. So, i-check lang uli natin yan. Ayan. So, itatry po natin kung so, ang gagawin na po natin dito, i-click uli natin yung file. Lalagyan po natin ng in animation. Siyempre, lalagyan din natin lahat ng file na nilalagay po natin. Lalagyan natin ng in and out animation. Para medyo maganda yung pagkalabas ng inyong edit. So, i-click lang po natin yung file, in animation. Again, mamili po tayo dyan. So, pwedeng pop up. Maganda yung pop up. So, kayo na pong bahala kung anong pwede nyo ilagay, kung anong gusto nyo ilagay. So, again, back po tayo dyan. Punta naman tayo sa out animation. So, pwedeng slide down. Scale down. Scale up. Sa akin, scale up. Okay na yan. So, dito, mamili kayo kung gano'ng kabilis, gano'ng kabagal. Ayan. Pero, pwede na yan. And then, pag okay na sa inyo, i-check nyo lang dito sa taas. May check dyan. Check button. Ito. Check. So, meron na tayong simpleng introduction. Okay? So, dito, ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng text. Paano ba maglagay ng text? Ngayon, maglalagay tayo ng text. Halimbawa, lalagyan natin ang pangalan natin yan. Lalagyan natin ang pangalan dyan. So, balik tayo sa layer again. Kapag maglalagay tayo lagi, pupunta tayo sa layer kasi kailangan nasa baba siya ng first layer na itong background intro natin. Ayan, click natin layer and then yung pang-apat, yung text, yung media, effect, overlay, text, and handwriting. So, ang kailangan natin gawin is text. Ngayon, itatype natin yung gusto nating pangalan na ilagay. Halimbawa ako, Ellie Jen. Ito yung pangalan ng vlog ko. Ellie Jen Vlog. So, okay. Ellie Jen. So, ayan, meron na tayong text. And then, kung gusto nyo baguhin yung font, meron siya dito. Ayan yung letter A, yung capital. A at small letter A. So, ayan, magkakaroon siya ng pwede mo siyang palitan ng font. Palitan natin ng font. Ayan. Latin, creepy, beban. Siguro. Ayan, depende sa inyo kung anong gusto nyong design. Okay, ayan. Naka-bold lang ha sa akin. Okay? So, ngayon, gusto nyo palitan yung kulay niya. Nakikita nyo, dito sa may gilid na to, ito yung circle. Ayan yung kulay. Ito yung color. So, click nyo lang yan. And then, mamimili na kayo kung anong gusto nyong kulay. I-tap nyo lang. Tapos, magiging kulay, magkakaroon ng kulay yung first layer niya. So, ayan. Halimbawa, blue. Ayan, red. Yellow, black. So, sa akin, kalimitan red. And then, i-check nyo lang kung okay na sa inyo yung kulay. Check. So, ayan. So, medyo hindi siya kita. Ang gagawin natin dyan is lalagyan natin siya ng outline yung pangalan. So, dito magkakaroon siya ng mga option. Kapag meron, pag nasa text ka, magkakaroon siya ng option. May background color, may outline, may glow. Kayo nang bahala kung ano, kung gusto niyo lagyan ng glow, kung gusto niyo lagyan ng outline. So, usually yung glow hindi ko ginagamit kasi masyadong matingkad. Outline lang, lalagyan natin ng outline para medyo mag lumitaw yung pangalan ng konti. Meron na siyang outline. Ngayon, lalagyan din natin siya ng animation. So, lalagyan natin ng animation. Okay, lalagyan natin siya ng in animation. In animation.
Pwedeng paid, pwedeng pop-up. So usually pop-up maganda eh. So pop-up na lang, and then second, lalagyan ulit natin siya ng out animation. Yan, pwedeng paid, slide right, slide left, slide up, slide down, clockwise, scale down, scale up, diverge. Ayan, so diverge mas maganda. Click lang po natin diverge. And then kapag okay na sa inyo, i-check nyo lang ulit. Ayan yung okay niya. Okay. So ayan, testing natin. Testing po natin yung ating simpleng introng nagawa. Ayan. So, ayun, meron na tayong simpleng introduction. So, ayun, nakagawa na tayo ng simpleng video introduction sa ating vlog. So, ang gagawin natin is, i-click natin itong export. Ayan, export. Ngayon, dito sa export, makikita nyo yung mga resolution niya. Ayan, mamimili kayo kung gaano kataas. Ayan, gusto nyo AFHD 1080p. Ayan, napakalinaw nyan. Pwedeng 720p, SD50, 40, 360p. So usually, ako ginagamit ko is 1080p para medyo quality yung mga video. And then, frame rate niya, siyempre 30, 25, PAL, Cinema, 15, 12, ayan. So aking usually ginagamit ko is 30. Ayan, wag nyo na itong baguhin. Pero dito, pwede nyo yung palitan. Pero pwedeng 720p, 1080p, ayan. Depende sa inyo yun. And then, click lang po natin yung export. Ayan, makikita nyo nagra-running na yung exporting. And kapag kinlink nyo to, ayan, so magkakaroon ka ng introduction sa iyong vlog. Ayun, nakagawa na po tayo ng simpleng introduction para sa ating mga vlog. So, sana nagustuhan nyo po yung aking simpleng tutorial sa KineMaster. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, magsubscribe na po kayo at click nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayun, sa susunod na vlog ko, sana samahan nyo pa rin ako at magkita-kita tayo. Ayan, hanggang sa muli, paalam!